Year, name, and section. Lloyd Albert Baita from FMGT 3A. As a millennial, kaya bang mabuhay na walang Facebook or any social medias? Para sa akin, siguro sa panahon ngayon na, sa tingin ko hindi na, kasi yung Facebook or yung social media, yun yung way natin para malibang. Kumbaga doon natin na-express yung feelings natin, doon tayo nagkakaroon ng doon tayo nagkakaroon ng mga kaibigan, doon tayo nagkakaroon ng para makita natin yung mga mahal natin sa buhay kapag nasa ibang bansa. Parang yun na yung way eh. Ano siya eh, communication siya eh. So parang sa akin mahirap nang wala yung mga social media account. Kasi, yun nga, parang di ko ma-imagine na wala sila. So yun. Name, year, and section. Ako si Ren Santos ng Marketing 3A. As a millennial, kaya mong mabuhay kahit walang Facebook or any social media? As a millennial, oo, kaya kong mabuhay ng walang Facebook at kahit anong social media kasi naabutan ko yung panahon na wala pang Facebook, social media na natunghayan ko kung paano mag-advance yung technology. So, ayun, para sa akin, bilang old-fashioned na rin, mas gusto kong nakikipagkilala sa mga tao ng personal at oo, magandang tool ang social media or ang Facebook para ma-express mo ang damdamin mo. Pero mas gusto ko pa rin na na-express ko yung damdamin ko sa personal na sa personal. At ayun, bilang ang laking impluwensya na rin ng Facebook sa mga kabataan ngayon, andun na rin yung nakikita mo na hindi nagiging magandang impluwensya yung Facebook sa mga kabataan. At syempre dahil sa social media, andun na rin yung nalalaganap ang mga fake news. Kaya para sa akin, mas maganda at kaya ko na walang social media or Facebook. Ayun lang. Name, year, and section. Ronaldo Saraga, Marketing 3A. As a millennial, kaya mong mawala ang Facebook? Para sa akin, hindi. Kasi yung Facebook kasi, yun yung pinakamadaling proseso ng kung yung pag-communication sa bawat isa. Kaya para sa akin, ayoko mawala yung Facebook. Yun lang po. Name. Ako nga pala si Jason Ronato. Kasalukuyan nag-aaral bilang isang grade 12 student ng Imus Unida Christian School. As a Generation Z, kaya mo mabuhay kahit walang Facebook or any social medias? Para sa akin ay mahirap na maging mabuhay ng walang social media kasi yun yung kinagisnan na natin. So doon na tayo, natuto na tayo. So naging yan yung way natin para makipag-socialize sa ibang tao, maging libangan na natin. Kung so dati wala, halimbawa naglalaro lang tayo. So ngayon, yung social media, yan ang ating kinakapitan para maglibang tayo o gumawa tayo ng mga bagay-bagay na pagkakaabala natin. Halimbawa, kung tapos na tayo mag-aral. So ang ginagawa natin, so mag-Facebook na lang tayo, tapos para maglibang, kung wala naman tayo ginagawa. Pero dapat yung Facebook ay limitahan din natin sa paggamit kasi minsan may mga bad influence din to. Makikita natin sa mga picture na ina-upload ng mga tao. Halimbawa, senior high pa lang tayo, pwede tayo maging magkaroon ng idea kung gawin mga bagay na yun, halimbawa kung masama. So dapat din magkaroon ng guidance ng ating mga parents kung ano ba yung mga nalalaman o nandoon sa social media, especially sa Facebook. As a millennial and student, kaya mo bang mag-aral kahit walang Google? Siguro ano, kaya pa naman kasi andyan pa naman yung mga libro eh. May mga library pa naman tayo, pwede pa naman tayo makakuha ng mga any information sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Kasi doon naman tayo nag-umpisa eh. Kaso lang, syempre sa Google kasi mas madali na siya kasi magta-type ka lang, magpipindot ka lang. Although kapag sa Google kasi,
may mga information na parang hindi legit, 'di ba? Parang hindi mo pagkakatiwalaan, parang kasi sa Google may mga idea na parang hindi totoo, kagaya nung sabi nila yung sa Wikipedia daw may mga information daw doon na parang hindi siya legit, ganun. So siguro kayo pa naman, as long as na may mga libro tayo, may mga tao tayong sanay magbasa, yan, pwede pa tayong makapag-aral ng walang Google. So yun. Kaya ba mag-aral kahit walang Google? Para sa akin, kaya ko pa rin mag-aral kahit walang Google. Dahil simula't simula pa lang, lahat ng makikita mo sa Google ay nanggaling sa libro. At syempre, ayun, hanggang ngayon, sa mga paaralan, ine-exercise pa rin ng mga guro o ng mga professor sa kanilang mga estudyante ang pag-aaral ng walang ginagamit na kahit anong technology. Dahil sabihin na natin na malaking tulong ang technology, pero ayun nga, marami pa rin fake information or hindi legit na information sa Google or sa any other website. So ayun, mas gusto ko at mas kaya kong mag-aral kahit walang Google. As a millennial, kaya mo bang mag-aral kahit walang Google? Para sa akin, hindi. Kasi dun yung pinakamabilis na way para para mag-aral. Kasi isang click mo lang, nandun na lahat ng information na kailangan mo. Kaya parang ang hirap nang walang Google. Yan lang po. Kaya ba mo mag-aral kahit walang Google? Sa ngayon, parang yan na yung kaabkibat bilang estudyante na doon na lang magre-rely sa Google. So, I say na hindi na sa ngayon. Kasi yan yung mga kinagisna na, sabi ko kanina, yung kinagisna ng isang tao na kung saan ito ay madaling paraan para makapaghanap ng impormasyon sa kanilang mga hinahanap. Halimbawa, yung isang bata may assignment, so hindi na siya pupunta ng library para mag-research lang sa kung ano yung kakailanganin niya. So through phone, internet, Google, so doon na lang makukuha yung sagot, madali nang makikita yung sagot. Pero mayroon din yung, ibig sabihin, mayroon din yung bad influence yung Google. Kasi kahit ano, pwede doon ma-search kung saan ito pwede din gayahin ng ibang tao. Halimbawa, may mga bad addict, kung paano mag-addict. Minsan may mga blog doon na dinalagay. Tapos, kung saan pwede makasama sa isang tao. So, dapat, halimbawa, bilang isang mag-aaral, ang magandang pangisipan nga kung paano mo gagamitin yung Google sa tamang gamit. Ito ay para lang sa pag-aaral, dapat yun lang yung limitation mo. Hindi ka lalabas sa kung ano yung gusto mong mapanood doon sa Google na yun. Ayun.